So ngayong vlog natin, pag-uusapan natin yung top 5 na upgrades na pwede natin gawin sa ating sasakyan. So guys, ang una natin i-unbox itong Nardi steering wheel. Yan. In-order namin siya sa Lazada. Nardi. Replika lang pala to guys. Hindi to yung original na Nardi. Deep dish siya. Yung malalim yung ganito. Tapos, red stitch siya. Ayan guys. Tapos, ang kapartner nito, syempre yung hub. Ito yung hub. Ayan. Boss kit na hub. Pang Mitsubishi. Kakabit siya sa Honda. Ang kagandahan nga pala dito sa steering wheel at hub na mura lang sila, kayang-kaya nyo itong bilhin. Tapos, napakadali nilang ikabit. Sobrang affordable. Kapag nagdadrive ka, sobrang sarap sa pakiramdam kapag hawak mo na ito mismo. Kumpara dun sa matigas na stock na steering wheel. Suggest ko na kung mag-upgrade kayo, ito muna unahin nyo kasi mura lang to. Nasunod naman natin na i-unbox is yung headlight. Lazada rin. Itong headlight na to, ito yung pang Jeep Wrangler. Yung modelo na Jeep. Tingnan nyo guys yung mata nito. Ganyan. Ang kagandahan dito sa headlight na to, meron siyang low at high na ilaw. Kumpara dun sa ordinary, sobrang sulo yung mga nakakasalubong natin. Eh di, kung di naman natin papatayin, di, yun. Kaya mas magandang ito na lang ang bilhin nyo. Sobrang mura lang nito. Yan. Bukod dun eh, kapag ito nagpa, pag yung liligo ka sa kaliwa o kanan, ito. Ito nyo tong puting to. Yan. Nailaw yan. Tapos pwede siyang maset ng iba't ibang kulay. Yan. Depende sa inyo anong gusto nyo. Bumili na rin kayo nito. So, ang pangatlo natin i-unbox itong gauges. Yan, galing ding Lazada. Nandito itong gauge ay yung water temp, tapos yung volt, oil pressure, pati yung tachometer. May libreng dyaryo pag bumili kayo. Yan. Ito ay yan, oil pressure na gauge. Tapos makuha. Ito naman ay sa volt. Tapos itong isa ay ito, water temp. At ang pinakahuli ay pinakamalaki. So, parang pang racing oh. Tachometer. Ay, wala pa lang ano. Bali itong mga gauges na to, lahat to DEFI. Yan, DEFI. DEFI rin to. Yan. Isang brand na yung binili ko para hindi na magka-problema. So guys, itong mga gauges na to, hindi lang siya basta pamporma. Meron din siyang purpose kung bakit nagkakabit ng ganito. Siyempre sa owner, 'di ba? Mga owner ay yung mga parang normal lang yung nila. Mas maganda na may ganito para at least alam niyo kung may sira man o para maagapan niyo agad.
So yan, ang pang-apat naman natin is yung mugs. Ito yung mugs natin. O, pinang-apat ko siya kasi mahal nga siya. Kumbaga, pag nag-upgrade ka pa lang, simulan mo muna dun sa mura. Tapos sa pamahal. Yan. So maganda pa rin guys pag naka-mugs, lalo na sa kahit anong sasakyan, kahit sa owner din. Kasi ibang-iba yung dating ng sasakyan nyo kapag naka-mugs. Yan, o. Kahit ganito lang kasimple. Yan, maganda na yan. So, bali yung magagastos nyo sa ganito, nasa 30k. Yan, 30k mahigit. Kasama na yung gulong, bagong gulong nito. So guys, ang pang-fifth naman natin is ito, Recaro seats. Para sa akin, ang pag-upgrade ng gantong seats, panghuli na lang siya. Mahal din kasi itong gantong seats. Nasa 16 siya, mahigit. So yun nga guys, ito na yung top 5 natin na upgrades na pwede nating gawin sa ating sasakyan. So kung gusto nyo malaman yung price, mag-comment na lang kayo. Ako mag-re-reply sa inyo mismo. Tapos yung link, sesend ko na lang din sa inyo. Sana nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon. So susunod naman is kakabit na natin to sa owner. Yan. Sa owner to lahat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.